guys, ito, ang gwapo-gwapo ko. Ang ganda ng kutis ko dito sa ilaw ko. So, yun. Gagawin natin, isasara na natin to dahil tumutulo na siya. Ito, at saka dito, mayroong tulo. So, ang gagawin natin na titik-tikin natin siya dito para makita natin yung tubo. Magte-telepon na shower natin. Yung may hose, yun. Yun na lang yung ilalagay natin dito. So, maglalagay tayo ng fittings. Yun. So, yun muna. Nalagyan ko na siya ng maliit na butas at nakita ko na yung ginamit na tubo para hindi siya bakal. PVC pipe. Plastic. So, madali na lang yan. Ang gagawin na lang natin, lalaliman natin itong butas na to. Hindi na natin kailangan na tiktikin mula pababa. Mula dito pababa. Or papunta sa taas. Ang gagawin na lang natin dito, lalagyan na lang natin siya ng plug. Tatanggalin natin itong shower head. Tapos lalagyan natin na lang siya. Lalagyan natin siya ng plug. Yun. Yun ang magiging remedyo. Tatanggalin din natin to para mas maganda yung ano niya, outcome niya, hindi makikita to na may ganito. So daan-daan lang tayo magtik-tik dahil ba dahil iniwasan natin yung tubo na mabutas. Dahil sa ngayon, hindi natin pa pwede patayin yan dahil lahat ay nakakonek sa isang linya ng tubig. So, alalay lang. Saka na lang natin papatay yung pinaka main line. Kapag pwede na natin siyang palitan ng mga fittings. Dinabisuhan natin yung iba ng kwarto na mag-ipon muna sila ng tubig. Dapat nga dito may mga sariling heat bulb. Para kung ano, magka-problema ang isang linya ng tubo sa kwarto, yung kwarto lang, yun yung walang tubig, hindi lahat madalamay. Lagyan natin para pwede siyang lagariin. Pag nalagari, doon natin lalagay yung fittings. So, lalay lang. Hindi pwedeng bira na ng bira. Dahil may iniingatan tayong huwag matamaan na tubo. Dahil plastic lang yan. Pero sa mga ganito, yung impact nito, hindi siya mapipitak. Huwag lang siya yung mismo tamaan ng pako. Pero kahit naman tamaan siya ng pako, hindi naman siya agad-agad mapipitak. Matibay ang hindi malutong ang PVC. Siya makunat. Ano ba? Hindi malutong, kundi makunat. Ang mga ganun. Sila ka paliwanag, ano? Samantalang kung walang ganitong video. Kung walang ganitong video, trabaho-trabaho lang, timing lang. Ang pag-trabaho ko sa, ano, sa mga client ko, sa CR. Timing lang. Walang music. Makakonsentrate lang ako. Pero dito, since nagbablog ako, ayun, kailangan magpaliwanag. So dito naman sa mga pagkaganito sa pagpa-plumbing, wala naman talaga sa akin nagturo. Trial and error lang. yung bago pa lang ako, yun, mga supply, mga pinagagawa ko doon sa mga customer. Pero hindi ko naman hinahayaan ng trabaho pangit. Yun nga lang, tumatagal. Kasi syempre, sa yung discard, hindi ko alam. Nagkakaroon ng disgrasya, nabubutas yung tubo. So, syempre, kailangan gawa mo ng paraan bago maalisan. Yun, sa natuto ko through experience. So, never naman ako na sa construction eh. Kaya lang yan talaga, kung determinado ka,
gagawa ka talaga ng para matuto ka. Diba? Yung iba kasi, hindi niya alam, hindi niya gagawin. Sa akin, hindi ako ganun eh. Pag-aaralan ko muna, syempre, tapos ikatry ko. Yun, kapag nag-fail, ano, church experience, basta kailangan naka-ready ka. Yun nga, buong loob mo. Yun. Parang sa pagbe-bisikleta lang yan. Bago ka matuto, medyo nadidisgrasya ka. Yun. Ganun din dito. Swerte mo kung mayroon magtuturo sa'yo, pero possible na magkaka-error ka pa rin. Yun. So, yun. Ganun. Natuto ko. Kaya, ganito facing. Alam ko na yung gagawin. Kaka-attend ako ng mga seminar sa kasi naging promoter ako sa isang sa mga hardware sa mga mall. Yun, may mga seminar yan yung mga concessionaire tulad ng Imperial yan, Moldex yan, tinuturo nila kung anong ano. Kasi sa ganun, makakatulong kami doon sa mga client. Pero yung trinay ko actual, hindi pala ganun kadali, nahirap pala. Yun. Yan, wala nagkakala sila rin ng knowledge kung ano yung tamang pamamaraan. Tapos, dumating na sa point na namumuntrata na ako. Meron na akong mga tao na tagagawa. Yun. Pero mahirap din kasi kung nagkakamali, yung mga customer na po-complain. Na, so, nakakatakot din na baka nakatanggal ko sa trabaho dahil yun, nasa mga ganyan kasi bawal. Bawal pinagbabawal sa mga hardware na nasa mall. Pinagbabawal yung mga ganitong sideline. Kasi pinapangalagaan nila yung pangalan ng tindahan nila. Pero syempre, ano naman magagawa natin? Sa minimum na sahod natin, kulang yun para sa pan, sa paggastos natin. Yung mga minimum na sahod. Eh. Bago, wala pang sahod, may utang. Pagkasahod, pambayad ng utang. Ganun kay ganun. Kaya kailangan mo talaga mag-sideline para magkaroon ka ng ipon kahit papaano. Kasi hindi mo rin maintindihan yung mga company na ayaw nila na mag-sideline. Kaya hindi nga kasya yung pinapasahod. Hindi nila kaya magtaas nung yung sahod na hinihingi ng manggagawa. Ngayon, yung manggagawa, umisip ng paraan. Ito, mag-sideline. Ngayon, tututulan naman ng company. Pag nalaman nila na nagsa-sideline ka, tatanggalin ka nila sa trabaho. Ban ka pa, buo, all branches. Kita mo yung kaungguyan, di ba? Ganun pala, ayaw nyo palang ano, mag-sideline. Sana, taasan nyo yung, ano, yung sahod. Para yung tao, hindi na magsa-sideline. Kasi kaya lang naman magsa-sideline niya. Dahil kulang eh, kulang yung kinikita niya sa pagtatrabaho eh. Di ba? Ay pangarap yan. Gusto niya magkaroon ng ganito, syempre, kung ang sweldo niya ay kulang, wala naman magnakaw siya. Oh no! Iisip siya ng paraan. Dapat nasuportahan ng mga kumpanya yung mga ganyan eh. Magalaman ako pero palihim. Tapos yun nga, itinigil ko na rin dahil takot ako baka instead na additional income, mawala pa ako ng trabaho. Tinigil ko na yung pangungutrata. Kasi, pag meeting sa umaga, pep talk na tinatawag, yan. Oh, yung mga nagsa-sideline yan, ganito, pag nalaman namin kung sino kayo, nagkaroon ng complaint, wala nang ano-ano, tanggal na kayo. Yun ang masakit dun eh. Pero kung determinado ka, yan, gagawa ka ng paraan, palihim. Yun. Kaya yun, natanggal po siya. Natanggal po siya. Ito guys, ang kagandahan na marunong ka ng mga ganitong trabaho sa bahay. So, imbis na ipatrabaho mo, mag-hire ka ng plumber o tao para gagawa nito, since may kaalaman ka, pwede ikaw na yung gagawa.
ano pa yun, makakatipid ka pa sa gastusin. Ayun, alam mo kung ano yung palitan ng gawa mo. Diba? Ayun ako, kapag nagtatrabaho ako, gusto ko maganda. Ayaw ko ng bara-bara. Gusto ko, timay. Dahil yun ang nakamulatan ko sa tatay ko. Kaya magtrabaho daw, kailangan solido. Huwag yung ano, pangit. Trabaho ka na rin, gusto mo na. Sa pagtitiktik pala guys, ha? Pag nagtiktik ka dito, halimbawa ito lang dito, tiktik ka dito, tiktik ka dito, tiktik ka dito, tapos tiktik ka dito, ang pepenas yan. Pero kung tiktik ka na ng tiktik dito, wala, lalalim lang, babaw lang yung kako, hindi nabibitak yung cement. Kailangan, tiktik ka dito, 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 hanggang tututong kabin mo siya habang pinipuktok mo. Ayan. Matatanggal yung ano. Tapos kapag meron na siyang malalim dito, yan, madali na yan. Tik-tik ka na lang dito, tik-tik ka na lang dito. Hanggang, yan, nababaklas na ang dahan yung simento. Yan, madali na. Kasi wala nang haharang sa kanya. Baga, minsan, sa mga ganito, kailangan mo din ng ganito. Hindi pa pwede yung birala ng bira. O isipin mo, mga ganito, yung trabaho lang ng ano, walang natapos. Ano. Hindi rin eh. Kailangan may ganun ka rin. Kasi talino ng tao. Sa akin, pagkakalam, kanya-kanya ng ano, linya ng talino. Kasi kung halimbawa, lahat ng bagay matalino ka, ikaw na. Ginagamitin natin ng ganito para protection, lalo pa naman wala na tayong gloves. At the same time, kahit may gloves naman tayo, kailangan pa rin ng ganito para if in case magkamali ka ng hit sa nail, concrete nail, tubo yung matatamaan, hindi yung daliri mo. Pero kung ikaw bago pa lang, kailangan meron kang gloves at saka eyeglass. May salamin na lang. Para if in case yung mga debris na ng ano, kung tatama man sa'yo, hindi ka maano, lalo na yung mata mo safe dahil may harang. Kasi isa, kapag siyempre pagbago, bira ng bira dahil hindi mo alam mga ano mangyayari, maganda meron kang ano. Aliwanag talaga, ano? Kakailanganin natin ay lagaring bakal para maputol natin siya. Ayan. Tapos yung taas naman. Nilaliman ko dito. Ayan. Kasi pag naglagari tayo, yan yung aabutin. Kaya lang ang maluwag dito. Ang size ng tubo ay 1/2 lang ang tiniktik natin na sa 5 inches yung lapad na tiniktik natin, tapos yung lalim niya mga nasa 2 inches para yung makapaglagari tayo ng maayos, may persa yan, bumabangga nga siya, umagalaw yung camera natin dahil yung kaliwa kong kamay camera yung hawak. Ayan. Malapit na siya. Ayan. Tsaga lang. Kapag may tsaga, may nilaga. Dito, pag may tsaga, walang tulo. Ayun. Tanggal na. Ayun, ang dami ng kalawang sa loob. Wala na tayong pantakip dito. Siguro, salpakan ko na ng plastic.
dito meron tayong cup na binili. Ayan, lilahain natin to bago natin dikitan ng solvent cement para yung mga dumi matanggal. Bali, ko-close na lang natin. Kanina plano, hindi muna siya tatanggalin tapos lalagyan dito ng elbow na yung kabila may thread dahil sasalpakan natin ng lalagyan natin ng angle bulb o yung bulb na pang hand shower. Pero naisip ko, meron namang faucet dito, doon na lang may nabibili ng mga faucet na 3-way. Ibig sabihin, 1 in, 2 out. Isang faucet, isang pang shower. So, pag nilagyan natin ng solvent cement, para sa ito yung gagamitin natin. Ito yung cup. Ilalagay natin doon. Tapos ito naman yung pandikit natin. Ito naman, kikiskisin din natin. Hindi dahil sa... Ito marinis siya, pero kailangan natin kiskisin dahil sa kinis niya, maaaring hindi siya kumapit. Saka ilalagay natin yung solvent cement. Tapos pag nilagay natin yung solvent cement, kailangan tuyo siya. Walang tubig, walang langis, walang... Ayan, yung kiniskis natin, ayan, dyan kakapit yung solvent cement. Kasi may mga cases na tumatalsik ang cup. Although ito, hindi naman tatalsik dahil sa cementa natin, pero yun ang proper. Kinakaskas. Tapos yan, tatalin natin kung ano yan. Tayong brush. Oh no. Daliri ang gagamitin natin. Ayun. Lalagyan din natin yung tubo. Ayan. Kapag nilalagay ako nito no, hindi ko tinitipid. Kasi pag tinipid mo, magkaroon ng singaw yan. Kaya, nakakaroon ng tagas. During installation, iwasin nating ikut-ikutin o galawin. The possible, doon magkaroon ng singaw at pagmumulan ng leak. Pagdudugtong ng fittings at ng tubo, mas okay po yung masikip. Dahil kapag pinahiram po natin ng PVC solvent cement, yung plastic o yung PVC lumalambot po yan. Tapos titigas po siya ulit kapag tuyo na po o fully cured na po yung contact cement na inapply natin sa kanya. Sa ganun po, kahit matagal na po yan, hindi natin sementuhan, hindi po tatalsik o hindi po siya magkakaroon ng leak. After installation, huwag po muna natin siyang testingin sa leak test. Hayaan po muna natin siya patuyin overnight saka po natin i-leak test. Dahil kapag ni-leak test nyo po yan after your installation, possible po yan magkakaroon po ng tagas dahil yung contact cement ay hindi pa po ganun fully cured at yung pagkakadugtong nila hindi pa ganun katibay. Dito po nagtatapos ang ating part 1 ng ating project. Abangan niyo po yung part 2. Tinapos ko na po, gawa ng masyado ng mahaba. Then, pakisuportahan na lang po ang aking channel. Sa baba po, please subscribe and press nyo na rin yung notification bell. Thank you po and God bless.